Problema daw si Tatay Winifredo dahil paso na ang kanyang driver's license. Gusto sana niya magtungo na sa LTO para magpa-renew ng lisensya. Pero nasaraduhan umano siya. Dapat November 7, na-extend ng 2 months. Eh, pumunta ko ng LTO, na-processing na yung ano ko, lisensya. Kaso nga lang, yung pinapunta ko sa MMDA, pagbalik ko, sakto offline. Hanggang ngayon, hindi na nagbukas. Wala na renewal. Pero dahil sa tumal ng biyahe ngayong pandemya, kulang ang kanyang pambayad. Kumari lang, dapat extendin muna yung renewal kasi mahirap maghanap ng pang-renew. Ang magkaibigan namang sina Josephine at Carla nangangailangan ng pera para sa mga kamag-anak na nasa lanta ng bagyong Odette. Pero hirap din silang mag-apply ng loan. Ang hirap kasi mag-online. Katulad ko, malabo na yung mata. Pag nag-ano ka na sa cellphone, masakit na sa mata. Sana po, hindi na nila pahirapan yung mga tao. Yung, siyempre, natural, magpipil up naman po. Yung kumbaga, wala nang maraming proseso. Ayon sa LTO, SSS at Pag-ibig, walang dapat ipag-alala dahil nagluwag na sila ng proseso. Pinalawig na rin ng LTO ang visa ng mga lisensya. Ang mga mag-expire ng January, extended yan hanggang March. At yung mag-expire ng February, extended hanggang April. At yung March, mag-extend yan hanggang May. At kung kailangan pang extend yan ng mas mahaba pa, gagawin natin yan. Maaari rin gawin ang transaksyon sa iba't ibang sangay ng LTO, pati na yung mga nasa loob ng mga mall. Pinalawag din ang validity ng temporary operator's permit, student permit, conductor's license at medical certificates na tatapat ang expiration sa Enero, Pebrero at Marso. Extended naman hanggang Pebrero ang renewal ng mga sasakyang nagtatapos sa 1 ang plaka. Pinapayuhan din ng LTO ang publiko na mag-download na ng mga kailangang form sa website para mas mabilis ang transaksyon. Business as usual din ang Social Security System o SSS sa kabila ng pagkakasakit ng ilang tauhan nito. Tiniyak na rin tuloy-tuloy ang transaksyon dahil karamihan ay maaaring gawin online. Kaya nakikiusap po kami sa ating mga miyembro, sa ating mga employers, gamitin po natin yung online facility para safe tayo. Tuloy din ang ilang programa ng SSS para sa mga naapektuhan ng bagyong Odette tulad ng Calamity Loan, House Repair Program, 3-month advance pension at Penalty Condonation Program. Nilinaw din ng ahensya ang mga maaaring mag-apply ng sickness benefit claim. Kahit po anong klaseng sakit yan, kahit na flu or COVID or ano pa ba. Basta po nagkaroon kayo ng sakit at hindi ko nakapasok ng 4 na araw, at least 4 days, minimum of 4 days, kayo po ay pwedeng mag-file ng sickness benefit claim sa SSS. Ang isa pang requirement dyan, kailangan kung employed ka, dapat yung current company sick leave mo for the year ay exhausted na, ubus na. So pagka ubus na, saka pa lang pwedeng mag-file ng sick leave ng sickness benefit sa SSS. Kailangan namang magtungo sa SSS kung mag-a-apply ng disability at death claim. Pero maaari na rin itong gawing online ngayong taon. Tuloy-tuloy din ang serbisyo ng Pag-ibig. Ang Pag-ibig Fund po ay nag-o-offer pa rin ng 100% full service po sa aming mga branches. Ini-encourage po namin na mag-online lang po sila. Eh, tulad po ng SSS. Pinaluwag din ng Pag-ibig ang cash loan program o multi-purpose loan. Kung noon, matapos lang ang 6 na buwang pagbabayad saka maaaring muling mag-loan, pinabilis na ito ngayon. Kung ikaw ay, distressed member due to unemployment, ibig sabihin na layoff po kayo or nag-close yung kumpanya ninyo. Okay, pangalawa, kung may death sa immediate family member mo, at pangatlo, kung may critical illness yung immediate family member mo. So, ibig sabihin, again po, kahit wala pa kayong 6 months, okay, pwede na kayong mag-renew ng MPL. Kung may mga katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa LTO, SSS at Pag-ibig sa kani-kanilang hotline numbers at social media accounts. Jeffrey Herdaez, ABS-CBN News.